Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano ipaalam ang inyong edad o edad ng ibang tao gamit po ang English. At hindi lang po yun, ituturo ko rin po sa inyo kung ayaw nyo ipaalam ng eksakto yung inyong edad. Paano mo sasabihin sa English yun? Ituturo ko na rin po dito sa lesson na ito. Ngayon po, dito po sa una kong ituturo ko muna yung pamamaraan kung saan ay sasabihin mo talaga yung iyong edad. Kung ilang taon ka na. Okay po? So ito po yung mga bagay na kailangan nating tandaan. Okay? Ito pong pronoun at linking verb. Kailangan po natin yan matandaan. Gamit na gamit po kasi yan. Okay? Sa pagsasabi ng inyong edad. Bali po, pag sinabi kong pronoun, ituturo mo lang yung tao. Yan yung mga salita na ginagamit para maituro yung tao. Okay, kunyari, ito, ako, tinuturo ko yung sarili ko, diba? So, yan yung salita na ginagamit ko para maituro ko sarili ko at hindi ko pangalanan ang sarili ko, diba? So, pag in-English nyo yung ako, ay I. Okay, pag ikaw, you. Pag siya, i-English nyo, tapos lalaki ang tinuturo nyo, he. Okay, pag siya uli, pero babae naman ang tinuturo nyo, she. Pag sila, they. Pag kami, we. Okay? Ang tawag po sa kanila ay pronoun. Okay? Bali, ito pong pronoun, yan po yung magiging unang salita natin sa ating sentence. Okay? Para maipalam yung ating edad. Okay? Ito yung ipapaalam natin yung edad niya o edad ko. Okay? Ngayon, ang susunod po nating salita ay itong linking verb. Okay? Na sa Tagalog po, lahat sila, itong nakikita nyo linking verbs na ito ay sa Tagalog ay salitang ay. Okay? Ngayon, pag gagamitin po natin ng ako, tapos syempre ang susunod natin ay salitang ay. I-English po natin itong ay bilang M. Ito, M. Kung yung edad na sasabihin mo ay yung edad mo ngayon. Pero kung yung edad mo noon, dati mong edad, was naman. Kunyari ito, I am, ako ay, 20 taong gulang. Kunyari sinabi ko, ako ay 20 taong gulang noon. Pag patungkol sa nakaraan, was ang gagamitin nyo. I was 20. O kaya, I was 20 years old. Na ang ibig sabihin noon, ako ay 20 taong gulang noon. Sa Tagalog. Okay? Pwede rin pong ganito lang. I was 20. Na sa Tagalog, ganun din po. Ako ay 20 taong gulang. Noon. Okay? Pag M, edi ngayon yun, ang ibig sabihin, ako ay 20 taong gulang ngayon. So itinuturo ko na rin po yung pang ngayon at pang noon. Pagdating sa edad, ha? Ngayon, kung gusto nyong gamitin ay itong he, i-English nyo po itong I bilang is na nagagamitin natin pang ngayon na edad o was na pang noon na edad. Okay? Yun lang po ibig ko sabihin dito. Pag day, edi are. Para sa pang ngayon, pag were, pang noon. Okay? At ito po yung aking halimbawa dyan. You are 20. Gumamit tayo ng are, ibig sabihin, ang ibinibigay kong impormasyon patungkol sa iyo na ikaw nga ay tinuturo ko ay pang ngayon, yung edad mo ngayon. Ganun po. Ikaw ay 20 taong gulang ngayon. Okay? At kung mapapansin nyo, ito po yung tamang pagkasunsod ng mga salita. Sa English ha, English. Pronoun, linking verb, sumunod yung age. Tinan nyo. Pronoun, linking verb, sumunod yung age. Pwedeng hanggang dyan na lang po tutuldukan nyo. Maintindihan na po kayo ng kausap yung Amerikano. Na ang sinasabi nyo ay yung edad nyo. O kaya, kung gusto nyo medyo formal, e di itong gamitin nyo, lagyan nyo ng years old. You are 20 years old. Pwede rin po.
Nasa Tagalog, ang katumbas po ay ikaw ay 20 taong gulang ngayon. Okay? So, mapapansin nyo, may dalawang translation po sa English itong ating Tagalog. Hanggang 20 lang, hanggang numero lang, o kaya kasama yung years old. Okay? At mapapansin nyo, itong tamang pagkasunsod ng mga salita natin sa English, pronoun, you. Linking verb, are. Age, 20. Pwedeng hanggang dyan lang. O kaya, isama mo na yung years old, taong gulang. Years old. You are 20 years old. So, ganyan po yung paggawa ng tamang sentence para maipalam ang edad ng isang tao. Okay? Ito pa, isang halimbawa. They are 23 and 30. Pwede rin po yan kung dalawang tao ang inyong binibigyan ng edad. Sila ay 23 at 30 taong gulang. Ganyan naman po. Pag in English nyo yan, they are 23 and 30. O kaya, they are 23 and 30 years old. Lalagyan nyo lang po nitong years old na ito. Pwede rin po yun. Okay? Ngayon po, pwede naman pong pangalanan yung tao. Katulad po nito, Mario is 20. Kunyari, Mario is 20. Pwede rin po yun. Si Mario ay 20 taong gulang. O kaya, Mario is 20 years old. Si Mario ay 20 taong gulang. Pwede rin po. Okay? So, nasa sa inyo na po yan kung ituturo nyo lang yung tao o papangalanan nyo. Okay? Okay, dito naman po tayo sa pangalawang technique para maipalam mo yung edad mo pero hindi eksaktong-eksakto. Kung ayaw nyo naman ipaalam ang inyong edad ng eksakto, ito po ang maaari nyong gawin. Okay? Ito na po, yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Pronoun muna, linking verb. Itong pronoun at linking verb, itinuro ko na po sa inyo yan, ha? Yung kanina lang. Plus in, itong salitang in plus possessive. Ito naman ang ituturo ko sa inyo, yung possessive. Yung possessive pronoun po, meron po yan katumbas na o kapareha na salita para sa pronoun natin. Halimbawa ito, pag ang ginamit mo ay my ang possessive natin. Pag he, his ang possessive. Pag she, her ang possessive. Pag you, your ang possessive. Pag they, their ang possessive. Pag we, are ang possessive. Okay? So, pronoun, linking verb, plus in, plus possessive. Tapos, ito pong 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s. Ang ibig sabihin lang po niyan ay ganito. Ito na po yung halimbawa. I am. So, gumamit ako ng am, ibig sabihin, ngayon, ano, ang ipinapaalam ko yung edad ko ngayon. I am plus in, ayun, yung in. Tapos, ang kapartner na possessive ng I ay ano? My, di ba? So, ayun, I am in my, yan yung possessive, yung my. Tapos, ako ay nasa trentahan na. So, ito ang gagamitin ko, itong 30s, may apostrophe S. I am in my 30s. Ako ay nasa trentahan. Yun. Nasabi nyo na yung edad nyo pero hindi eksaktong-eksakto kung ayaw nyo ipaalam. Okay? Ito, Mario is in his 50s. Si Mario ay nasa 50s. E di nandito, 50s. They are in their 40s. Kunyari, puro matatanda. Magkaka-batchmate. E di magkakaedad. Halos magkakaedad sila. Sila ay nasa 40s. So, kung mapapansin nyo, hindi natin sinasabi yung eksaktong edad noong mga tao o noong tao sa pamamagitan po nitong ating sentence pattern. Okay? So guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Sana may natutunan po kayo sa ating video ngayon. Maraming salamat po talaga kay Sir Nat at kay Ma'am Helen Tambong at Pambicol. Salamat po sa suporta nyo at sa mga nanood at sumusuporta rin po sa ating channel. Thank you very much po talaga. Good day po muli sa inyong lahat.